Welcome ulit sa aking video, guys. So, sa una kong video ay nagturo ako ng Yamaha 3-pin na pang DIY. So, ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo ay ang Honda Click. So, naggawa ako ng diagram para hindi kayo malito. So, sa diagram na ito, dito nyo masusundan kung paano. So, sa Honda Click, guys, may 4 pin. So, ang 4 pin dyan, si orange na may stripe na white, at saka si black na may stripe na white, at saka si green na may stripe na black, at saka brown lang. So, ang nagamit ko lang ay tatlo na wire at pin. So, ganito, oh. Ganito. Oh. So, ito na tayo mag-umpisa. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Siya yung signal ground. So, sa Honda Click, ang signal ground ng Honda Click green at saka may stripe na black, para hindi kayo malito sa stripe na sinasabi ko. Halimbawa, ito red naging green, so yung stripe niya black. O, ganito yung stripe black. Halimbawa lang, green ito, si red may stripe na black. Ganito yung stripe para hindi kayo malito. So, sa OBD naman, isasaksak siya dito sa number 5. So, siya yung signal ground black. So, yung signal ground number pa. So, ang pagbibilang nito, 1, 2, 3, 4, 5. So, itong pang-apat chassis ground. So, ang sunod naman ay si K-line. Si K-line ay number 7. So, 5, 6, 7. Si K-line sa Honda Click ay orange at saka may stripe na white. Siya yung K-line sa Honda Click. So, dito yan, isasaksak sa 7. So, 1, 2, 3. Oh, hindi pala. So, 5, 5, 6, 7. 7. So, isasaksak siya sa 7. Sa 7. Sa 7 siya isasaksak. So, ang next ay si 16. Siya yung nagsisilbing positive. 16 ay 12 volts. So, black at saka may stripe na white. Black at saka may stripe na white. So, si 16 dito natin siya isasaksak. Sa 16. Sa 16. Ay dito natin ilalagay sa number 16. Okay, ito yan. So, para hindi kayo malito, guys, tandaan nyo lang ito na tsaka itong logo nya. So, pagkatapos ninyo isaksag, hanapin nyo doon sa Honda Click ang sa baba yan. Sa baba yun. Yung paa. Yung battery niya doon. Doon sa battery ang tinatawag na D
DLC, Data Link Connector. DLC, may 4 pin doon at hanapin nyo. At saka kung gagawa kayo nito, ganito na din. Doon nyo isasaksak sa DLC. So, i-sure nyo talaga na, na si K-Line ay nakapunta sa Orange White. Ito yung si K-Line. So, si Ground naman, sa signal ground ay mapupunta siya sa green block na may stripe na block. So si positive naman mapupunta siya sa block na may stripe na white. So hindi kayo malilito na si Honda ay may 4 pin. Ang brown hindi ko nagamit. Hindi ko nagamit si brown na kasabay ng data link DLC. Dahil nasira. Nasira yung OBD ko. Yung unang OBD ko nasira. At saka na-try namin. Nang na-try. Ah, ito pala. Si Honda Click. Si... Pala ko... Hindi ko na mahanap yung pag-DIY. Itong connector na to. Itong connection na to ng Honda Click. Parang sa Yamaha 10. Oh, ito, nagawa ko sa Yamaha 3-pin. Ito. Ha? Pero ang pinagkaiba nila ay ang color coding ng wire. Pero pareho lang sila ng connection at protocol. Ito. Si Yamaha 3-pin. May K-Line, number 7, number 5, signal ground, number 16, 12 volts. Pero ang 12 volts ng Yamaha 3-pin ay red-green. Stripe na green. So dito naman kang Honda, black na may stripe na white. So magkakaiba talaga na. Magkakaiba. Ang K-Line naman ni Yamaha 3-pin ay light green. Sa Yamaha Sniper to guys ha. At saka ito naman sa Honda Click orange na may stripe na white. No? Magkakaiba. Black yung signal ground nya. Black lang. So ito sa Honda Click ay green na may stripe na black. So ayan lang guys na. No? Ganito lang. Pagkatapos nyo nito, isasaksak nyo ito sa DLC ng Honda. Honda Click. So, itry nyong tignan yung Honda Fit. Dahil magkakapareho lang yata sila ng color coding ng wire ng Honda Click. Magkakapareho lang yata. Yata lang. Pero parang magkakapareho talaga. So, hanggang dito na lang. So, sa susunod na video ko, ituturo ko naman sa inyo kung ano yung tinatawag ng can high, can low. Nakita ko yan na may can high at saka can low. Yung motor na NMAX yata. NMAX. May can high, may can low. So, i-discuss natin doon kung paano siya gagana. So, hanggang sa muli. Paalam at sana nakatulong ako sa inyo. So, salamat. Hanggang dito na lang.